Hi guys, hi mga ka-ukay. Nagbabalik ang ating usapang ukay dahil mahina ang ating bentahan at hindi tayo makapagbukas agad-agad. Ang target ko kasi ay twice a week tayong mag-o-open ng bail. Kaso nga, nagiging once a week lamang kasi medyo mahina pa ang ating bentahan. Every year, ina-expect ko na yung August at September. Talagang pinaghahandaan ko na yon. At dito na pumapasok yung naiisip nating i-vlog na usapang ukay dahil hindi nga po tayo masyado makapag-opening bill. Kaya ngayon mag-uusapang ukay po tayo. Ang pag-uusapan natin ngayon or isi-share ko po sa inyo yung pinakamabentang bill dito sa aking tindahan. Meron po akong 10 bill na mabentang-mabenta talaga dito sa aking tindahan. Uumpisahan natin sa pinakamabenta hanggang pababa. Ang 10 bill na to guys, ito yung lagi kong binibili. Ito yung hindi talaga mawawala sa aking tindahan. Laging meron. Ito yung bumubuhay sa akin. Ito yung bumubuhay sa tindahan ko. Kaya mag-start tayo sa pinakaumpisa. At etong number one sa akin na pinakamabenta sa lahat. As in, ito yung bell na maliit ang puhunan pero malaki ang kita. Ito ay ang LTS. Ladies t-shirt guys. Ito number one sa akin. Itong LTS guys, basta nagbukas ako, laging unang-unang bukas. Madalas 40 pataas ang nasusold ko sa isang araw. Yun lang sa 40 pieces, minimum of 80 pesos each. Hindi mo na isasama yung mga branded na binibenta mo ng 100 to 150 pesos. Andun lang tayo sa minimum guys, 80 pesos. So, 3 plus na agad yun. Nakalahati mo na kaagad yung presyo ng bail mo. Sa buong isang linggo guys, nasasambot ko na kaagad yung aking puhunan doon sa bail na yon. At ang inaantay ko na lamang ay maubo siya para makuha ko yung buong tubo ko sa kanya. Talagang bonggang-bongga ito sa akin. Never pa akong na-fail dito. Lagi akong binibigyan ng magandang benta ng bail na ito. Kahit na anong klaseng LTS, huwag lamang sobrang pangit pero sa ngayon, wala pa naman tayong na-experience na sobrang pangit na bail pag LTS. Merong tayong mga bill na hindi masyadong magaganda, lalo na kapag maraming mga big size na maiinit ang tela, yung knit, parang knit ang tela. Pero kahit na may mga kasamang ganon, kahit na marami tayong ganon na na-experience, nauubos pa rin naman siya. At hindi ko naman po talaga sinasaid o sinusold out bago po ako mag-order ng panibagong bill. Pag 100 pieces na lang po siya or mas mababa sa 100 pieces, tinatabi ko na po yan. Nagbubukas na pulit ako ng panibagong ladies t-shirt. At yung natira na 100 pieces, isasabay ko po siya doon sa aking ladies t-shirt na matitira ulit sa bagong bill na bubuksan ko. Paano ko po malalaman kung tumutubo na ako kung paulit-ulit ko lang pala siyang ginagawa na hindi naman pala siya nauubos at dinadagdagan ko na ulit. Hindi mo yan mapapinalize kung magkano ang tubo mo kasi lagi ang ukay po ay laging dagdag. Kasi guys, mahirap na aantayin mo pang maubos yan lahat bago ka mag-order para lang makita mo kung tumutubo ka. Every week nagbibilang ako ng item kung ilan na yung piraso na na-sold ko dito. Nasambot ko na yung puhunan ko. Alam ko na agad na nasambot ko na yung puhunan ko. At magkano na lang naiwan? Tumutubo na pala ako ng 1,000 dito. Ilang piraso pa siya? Nasa 100 pieces pa siya. So, tubo ko na ulit yung 100 pieces na yan. Pag tinanggal ko yan guys, alam ko, natubo ko na siya. Madali lang mag-compute guys ng tinubo, basta't masipag kang magbilang. Palagi ako nagbubukas nito, minsan hindi ko na rin nire-record kasi twice lang akong nag-a-upload ng inuulit kong bill. Nanghihinayang man ako doon sa bill na hindi ko siya maire-record kaya lang ayoko naman na hindi kayo manunood dahil nananawa na kayo. So, ang pangalawa sa akin ay men's t-shirt. Talaga naman, mabentang mabenta pero katiting na katiting lang ang tubo ko guys. Hindi naman din ako lumalagapak sa men's t-shirts. Ever since na nag-open ako, never akong lumagapak. Tumubo ako ng konting-konti, pero hindi talaga zero. Meron ding mga men's t-shirt na talagang 1 week, 2 weeks lamang, talagang kita mo na kaagad na ang laki ng tinubo mo. Hindi ko na matandaan kung ano mga men's t-shirt yun. Kasi iba-iba guys eh. Kasi meron tayong binuksan na talaga namang bonggang-bonggang binigay na tubo sa atin. Tapos nung inulit natin,
parang biglang naglaylo, parang hindi na ulit, hindi same ng kinita natin sa nauna nating binuksan kahit na same bills sila. Depende din sa pera ng tao, depende sa trip ng tao kung gusto nilang bumili ng t-shirt. Kahit naman dito guys sa amin, dito sa lugar namin, kilala na ako pagdating sa MTS. Naghahanap sila o kailangan nila ng men's t-shirt, dito sila muna-una pumupunta bago sila pumupunta sa labas sa ibang ukayan. Minsan pag unang bukas namamahalan sila, aalis sila, lilipat sila sa ibang ukayan, maghahanap sila. Tapos mamaya babalik na naman sila pag nakikita ko na dumadating sila. Oh, ano? Bakit kayo bumalik? Oh, di ba? Pangit sa iba, dito lang maganda. Ginaganan ko sila, guys. Kung ating pangit doon, ganyan. Oh, di ba? Tapos kasi presyo din lang naman. Oh, di ba? Saan pa kayo pupunta? Huwag na kasi kayong tumitingin sa malayo. Nandito lang ang lahat ng gusto ninyo at kailangan ninyo. Kaya kilala nila talaga ako pagdating sa men's t-shirt. Hindi ko na dito babanggitin guys kung ano yung bell na pinakamagaganda. Kasi ang usapan lang naman natin ay kung ano yung pinakamabentang bell sa akin. Kung ano yung pinakamagaganda sa susunod na nating vlog yan. Mai-recommend ko sa inyong code. Sa susunod na usapang ukay na yan. Ito muna kung ano yung mabenta sa akin. Ang number 3 natin guys. Ito pwede ko siyang ilagay sa number 1. Kaya lang, mas in love ako doon sa ladies t-shirt at saka MTS kesa dito. Although madalas ko itong nabubuksan, madalas akong nag-order nito, hindi ko lang nire-record kasi nga baka manawa kayo, baka hindi lang 10 piraso o 10 vlog ang mai-upload ko pag eto lagi kong in-upload ng in-upload. Kasi isa din ito sa pinaka-favorite kong buksan. Ang Japan 337 guys, ay favorite yan ng lahat. Pero dati guys, walang pumapansin dyan. Pinamimigay na lang yan halos ng supplier. Pero walang pumapansin. Dinededma. Ewan ko ba, bigla siyang nauso. At bigla siya din nagmahal. Pwede ko siyang ilagay sa number 1. Kaya lang kasi hindi siya consistent sa ganda. Maganda ngayon. Malinis. Mabango. Magaganda ang laman. Magagaan. Sa susunod, puro pang winter. Maraming madudumi. Maraming may mga sira. Lagi siyang ganun. Alternate. Samantalang same bell naman siya. Same code. Same ng pinanggalingan. Basta same na same. Laman lamang yung talagang pinagkakaiba nila. Hindi katulad ng men's t-shirt. Hindi katulad ng ladies t-shirt na iba-ibang brand. Although may pangit, may maganda, may pangit, may maganda. Pero iba-iba kasing brand yung sinusubukan natin, ang binubuksan natin. Kaya sila yung nasa number 1 at number 2. Kaya number 3 lang siya. Pero eto guys, eto yung talagang nagbibigay sa akin ng magandang benta. Talagang, kasi isipin mo, 15 pesos lang ang puhunan sa kanya, 20 pesos. Dati nga 10 pesos lang ang puhunan ko sa kanya kasi binibilang ko pa yung mga leggings. Pero natuto na ako sa kadalasan nating nagbubukas nito. Nire-recheck ko na siya, tinatapon ko na. Talagang kinukuha ko lang yung pwede kong maibenta. At namumuhunan tayo ng 20 pesos each doon sa mga yon, minsan 25. Tapos ibebenta mo ng 150, 'di ba? Isang maliwanag na tubo. Pero yun naman guys, ay hindi mo makiklear na yun talagang magiging tubo mo, na makakatubo ka ng 10,000 or what. Kasi lagi din naman talagang may natitir. Sabihin na natin 100 pieces ang naselect mo, kalahati na benta mo ng 150 pesos, yung kalahati iwan. Yun, ibabagsak presyo mo na, gagawin mo na siyang 70 pesos hanggang sa maging 50 pesos, hanggang sa maging 20 pesos na lamang yung talagang napagpilian na ng sobra-sobra. At awa ng Diyos, hindi naman bumababa sa 5,000 ang nagiging tubo ko sa kanya. At siya lang talagang bumubuhat sa benta kong nalulugmok minsan sa mga bell na wala tayong tinutubo ni piso. Sisipin mo kung madalas ako nagbubukas nito, sabihin na natin 3 beses sa isang buwan ako nagbubukas nito. Tapos tumutubo ako ng 4,000 na lang. So, 12,000 guys every month. Nire-recommend ko sa inyo talaga sa mga hindi pa nakapagbukas na ito at sa mga gustong magbukas guys. Gusto ko man kayong i-recommend sa aking supplier. Kaso, hindi siya malaking supplier. Maliit na supplier lang siya. At kahit maliit siya, kahit reseller siya, ang mura-mura niya lang magbenta. At nakita ko guys, yung bodega niya, mas malaki pa yung tindahan ko kaysa dun sa bodega niya. Inire-recommend ko siya, tapos nasa malayong lugar yung bibili. Hindi na rin siya nagkaka-interest na magpadala pa ng bell kung mauubos yun dun lang sa kanila na
hindi na siya kailangang magpagod. Minsan pinipick up pa yung bill sa kanyang bahay, hindi na siya mamamasahe, hindi na siya nagdi-deliver. Pipick up din pa ng bibili. Tulad ko, minsan na-pick up ako sa kanya, di ba? Bakit pa siya magpapadala sa ibang lugar? Kung doon lang din naman sa malapit sa kanya, eh, mauubos yung bill niya. Diba po? Kaya sana po maintindihan nyo doon sa mga laging nagre-request sa akin, madam, pwede pong makuha yung supplier mo, pwede po bang magpaano sa supplier mo? Guys, pwedeng-pwede, pero nasa supplier ko lang ang ano kung gusto niyang magpadala sa inyo, kasi hindi ko naman nagdadamot sa mga supplier. Kaya ang nire-recommend ko, guys, yung malalaking supplier na talaga na nasubok ko na talaga nakukuhaan ko. Ang next natin, number 4, guys, sobrang mabentang-mabenta ito sa akin din. Ito ang mga bed sheets. Kahit anong brand ay mabenta sa akin. Mabilis na mabilis din ito sa aking maubos. Pag may mga flat sheets, nilalagyan ko na kaagad ng garter, hindi ko na dinidisplay. Lagay na agad ng garter para mabilis siyang maubos. Ang naiwan lang talaga, yung mga puti, at ang ginagawa ko naman sa mga puti ay binibenta ko na lang ng murang halaga, 50% off. Kung ang presyo niya dapat ay 200, ginagawa ko na lang 100. O kaya naman, pag maganda, tapos puti, hindi ko na binibenta, inuuwi ko na, ang gamit na lang namin sa bahay. Tulad ko na may pesto. Ang ganda nito, guys, ang ganda ng bed sheets na ibenta, malaki ang tubo, 5,000 ang puhunan mo, 5,000 magiging tubo mo sa mabilis na pamamaraan. Lagi din akong meron, pero hindi din kasi ako madalas nito mag-upload, tulad na lang po na Supremo na bed sheets. Yan, madalas ko po yung binubuksan, pero hindi ko na in-upload kasi meron na po tayong review dyan. Favorite ko na po si Supremo kasi mura lamang, at yung supplier ko po ay laging sinisale siya. At saka minsan, kahit kailangan ko na ng bed sheets, hindi pa ako maka-order kasi wala akong space, kasi napuno ko na siya ng mga damit. Alam niyo naman, napaka-bulky ng bed sheets, kaya kailangan niya ng mas malaking space. Minsan naman, ang ina-alternate ko sa kanya, HHR. Dahil bonggang-bongga din sa akin ng HHR, dahil madalas may nagtatanong ng meron po ba kayong tablecloth, meron po ba kayong mga towel-towel na maliliit, at yun ay matatagpuan mo lamang sa HHR. Ang next natin ay men's pants. Eto, walang season, walang taghirap dito, walang kahit na ano, basta mabenta siya. Hindi siya yung isang sampayan, mabibenta siya agad-agad-agad, pero lagi siyang hinahanap ng kosto. Kahit na anong klase po ng men's pants sa akin ay mabenta, pera na lamang po pag talagang pangit. Pag ang bell po sa akin na men's pants ay pangit, pinipili ko talaga ng masinsinan, yung magaganda, at binibenta ko ng 200. Kapag naubos na yung 200 or nasambot ko na yung puhunan, i-display ko na yung mga pangit at binabagsak. Presyo ko na 50 pesos na lamang. Ganun kabilis, guys. Tulad na lamang ng VIP na men's pants, magkano ng puhunan? Pag medyo mura-mura, 3,800. So madali lamang siyang pagsambutan ng puhunan. Madalas kasi ako sa Korea pag men's pants kasi nga yung sizes, pero minsan may pasundot-sundot ako na galing sa US. Kapag hindi masyado magaganda ang nabubuksan ko na men's pants ng Korea, balik ako sa US. Tapos after nun, balik ulit ako sa Korea. Ang kadalasang laman ng isang Korea na men's pants ay nasa 70 pieces. Kapag nakabenta ka ng 30 pieces, sambot mo na yung puhunan mo. Pag nasambot ko na yung puhunan, bababa ko na siya sa 100 pesos. Kapag na nangalahati ko na siya sa 100 pesos, pag nakabenta na ako ng mga 20 pieces na 100 pesos, binibenta ko na siya ng 50 pesos each. Ganun ko siya kabilis pinapaikot. Ang gusto ko ay mabilis mabalik ang puhunan, tapos tubo ng konti, tapos palit ulit ng bago. Dapat maubos siya bago pa ako makapagbayad ng rent para hindi ako lugi. Kasi yun ang isa din sa pinagbabasihan ko, guys, kapag tumatagal ang item, lalo na kapag umuupa ka. Andyan yung item, hindi gumagalaw, nakailang upa ka na doon sa inuupahan mo, nakailang bayad ka na ng rent, nakadalawang bayad ka na, sabihin na natin, ang bayad mo sa rent ay 10,000, nakadalawang 10,000 ka na, pero yung item mo nandiyan pat inaamag na. Dahil sa kagustuhan mo, ay maibenta siya ng mas mahal. Kaya minsan, ang mga ukay-ukay, guys, lalo na sa tabi ng kalsada, alikabukin na, hindi na siya magandang tingnan, nakakatamad ng pagpilian. Ang next natin, guys, number 6, ang men's short. Mabenta din sa akin ang men's short, mapa-Korea, mapa-US, kaya lamang lagi akong lagapak sa men's short, yun talaga ang totoo. Wala talaga akong mapiling maganda pagdating sa men's short. Pero mabenta siya sa akin. Paano nangyari yun na mabenta sa akin pero hindi ako tumutubo? Pibili ka ng Korea, ang daming damage, ang daming madumi, luma.
hindi maganda, ang daming sirang garter, kupas na yung kita, wala na talaga tayong mapiling Korea. Pag US naman, magaganda siya, magaganda ang quality, magaganda design, matitibay, halatang-halatang matitibay siya, at saka bago pa, kaya lang big size ang kalaban natin lagi. Magkaroon tayo ng 30 pieces na big size, wala na, lugi na tayo. Kasi ang laman lang naman ng short is 140, tapos halo pa yun ng babae at lalaki. Tapos magkakaroon ka ng 30 pieces na big size. Tapos meron pang mga pambabae na hindi mo naman pwedeng ibenta ng kasing presyo ng panlalaki. Kasi ang benta ko sa panlalaki ng short is 170-200, tapos sa cargo short is 250-300. Ang pambabaeng short sa akin na US ay hindi masyadong mabenta. Lalo na yung mga garterized ng US na super super maiikse, hindi yun nabibenta sa akin. Sa men's short, ang pag-display ko niyan sa labas, unang bukas, sa labas ko talaga dinidisplay. Ang dami niyang bibili, ang dami namimili, ganun. Yung 29 hanggang 32, isang araw lang, wala na. Ang kasunod niyan, 34-36. Mas madami yung 34-36. Ang mga khaki ko, ang mga walking short ko, isang araw lang din, ang bilis-bilis niyan. Bibenta siya agad ura-urada sa araw na binuksan ko siya. Kaya lang, habang tumatagal yung item, pababa ko ng pababa ang binibigay na presyo para lamang siya mabenta, para lang mabawi kong puhunan ko. Ayoko na sana magbukas ng men's short, kaya lang talagang laging may nagtatanong. Kasi yung mga nagtatanong na yan guys, kapag bumili sila ng short, lagi silang may kasamang t-shirt, laging may kasamang ibang item. Pero pag once na nagtanong sila ng short, may short ka po, wala eh, aalis na sila. Walang ano-ano, wala nang titingnan, wala nang ano. Pero pag tumingin sila ng short, or pag nakabili sila ng short, parang meron pa silang gustong tingnan, meron pa silang gustong bilhin. Mag-iikot-ikot pa sila, lalo na kapag magbibilhan ng asawa yung kanyang short, ang asawang babae titingin pa yan ng t-shirt. Ito o maganda o bagay yan dyan, ganyan. Sigurado yan, pero once na nagtanong sila na walang short, lalabas na sila, hindi na sila magkaka-interest pa sa ibang ano. Kaya lagi din po akong may short kahit na hindi ako tumutubo sa short. Bumibili pa rin ako ng short, nag-open pa rin ako ng short kasi panghatak lang sa customer, yun yung habol ko, panghatak ko sa customer at para tumingin din sila ng ibang item na tinda ko. Ang maswerte na lang guys kung tumubo ako ng 2,000, 1,500, ganyan, 1,000, maswerte na yun, masaya na ako dun. Pero yung maghahangad ako ng mas malaki, hindi na ako naghahangad pagdating sa short. Ang next natin, syempre kung may men's short tayo na mabenta, meron din tayong lady short. At ang pinakamabenta sa akin na lady shorts ay yung mga garterized. Merong mga customer na 5 pirasong binibili, 7 piraso, mga ganun. Bihira lang ang customer na bumibili ng 1 piraso kapag bagong bukas ang aking mga short na pambabae. Pag napagpilian na, ayun, medyo tumatamlay na naman yung aking short. May 1-2 lamang sa isang araw. Swertihan ng makalima sa isang araw. Pero syempre katulad din siya ng ibang bail na sa umpisa lang talagang sobrang benta. Katulad ng ibang bail, ganun pa rin ang ginagawa ko. Nakalahati na or nasambot ko ng puhunan, baba na ulit ng presyo. Siguro kahit sa ibang mag-uukay, kahit hindi dito sa aking tindahan, talagang ganun din ang sistema. Pagdating sa mga bail, pagdating sa mga item, talagang unang bukas, bonggang-bongga, talagang utay-utay na lang siyang nauubos. Pero syempre, kasama pa rin siya talaga sa isa sa mabenta sa atin. Kasi binibigyan din naman talaga niya tayo ng magandang benta. Ang next natin guys, ang pangsyam natin ay ang mga dress. Ito bihira ako magbukas pero isa din ito sa mabenta sa akin. Lahat ng dress ko ay nasusold out naman. Natitirhan lang siguro ako mga 10 piraso. Talagang piling-pili na sa mga pinagpilian. Minsan 20 pieces ang natitira sa akin na isinisale ko na at pag nasale ko naman ay nauubos naman siya. Nauubos as in zero. Ganon. Isa rin itong dress na nagbibigay ng magandang tubo sa akin. Kahit pasabihin natin na ibinagsak presyo na natin yung natitirang 10 pieces, 20 pieces, doble pa rin halos. Halos guys, sa halos ang ating nagiging tubo sa dress. Kung 8,000 ang ating puhunan sa dress, siguro tumutubo tayo ng 6,000 or 7,000 sa dress. Baka sabihin nyo naman, ang baba naman ng aking tubo. Kasi nga po, mababa lang ako magpresyo kasi mainipin ako. Ang kailangan ko lang, mabilis siyang maubos, mabilis siyang mawala dito sa tindahan. Kasi nga, guys, nagbablog ako. Kapag pinatagal ko yan, wala akong open. Wala tayong opening bail. Baka isang beses sa isang linggo lang tayo magbubukas ng bail. Kaya
kaya gusto ko mabilisan, mabilisang mabenta, maliit ang tubo, at the same time may na-upload tayo sa YouTube. Ang pinakahuli guys, ang number 10 natin, eto bihira ako magbukas kahit nasabihin natin napakabenta nito sa akin. Ang pambata. At lalong-lalo na kapag walang kasamang infant. Yung children lang talaga. Children wear lang talaga. Pag kasi may kasamang infant, medyo yung pambata kasi nahihirapan akong ibenta. Nahihirapan akong magpresyo. Mabenta ito sa akin pero bihira akong magbukas. Siguro 3-4 na beses lang sa loob ng 1 taon ako magbukas ng children's wear. Kasi nga po, nahihirapan ako sa kanyang magpresyo, nahihirapan ako magsampay, nahihirapan ako sa kanyang mag-inventory, nahihirapan ako kung saan ko siya ilalagay dahil maliit lang po aking tindahan. Siguro kung malaking tindahan ko, lagi ako magbubukas, kaya lang maliit lang yung space. At ang isang sako na children's wear, lalo na pag may halong infants, yung 0 to 12 years old, yung ganon, ay nako, napakadami niyan, halos 500 pieces, minsan more than pa, lalo lang ang isang mahabang sampayan. Tsaka, pag nagbubukas ako ng children's wear, talagang pagod na pagod ako na parang piling ko 3 bill ang binuksan ko. Kaya eto yung panghuli ko kasi mabenta naman talaga siya, kaya lang bihira akong magbukas at nahihirapan din ako sa kanyang magpresyo. Kasi parang maliliit, tumalalaki, di ba? Siyempre, dakwang-dakwang din yung presyo mo dito. Yun guys, sana may na-share po ako ulit sa inyo. Tatalakay naman natin sa susunod, yung magagandang bail, yung mga code. Yung nagbigay sa akin ng magandang benta, yung maganda talaga ang laman. Yan, sa mga hindi pa po nag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At marami pa tayong ukay na pag-usapan, marami pa tayong ukay na bubuksan. Dahil ang ukay, ang ating hanap buhay. Bye!